Papasok daw siya na naghuhula hoop. Yun ang balita ko. Pero habang hinihintay, ayan na, papasok na siya nakahula hoop. Yan ang narinig ko. Ang dami pala lang. Kasi naka-Mariola outfit po. Kaya sa mga boss natin today. O, batiin mo natin ang mga kapatid natin. Good morning, kapatid! Alright, March 20, marahay na aga sa mga kapatid natin. Hindi ko lang, no? Eto, wala tayong choice. Kundi gumalaw-galaw ngayong Hump Day Wednesday. Alam mo, nakaka-pressure pala yung may ganito para kailangan mong gamitin. Hindi ako marunong, baka tamaan kayo. Okay, pansin ko nga, Jess, mukhang mapapalaban talaga tayo today. Ang taas-taas kasi po ng energy na hatin ng ating hula hoop dancers. Naku, correct na correct ka dyan, Mama James. Alam nyo, ang automatic ay ang good vibes talaga kapag nakapag-exercise sa umaga. Mag-exercise. Okay, pero yung exercise na yan, diba? May nostalgia pa yan, Maui. Yes. Diba? Pero alam niyo ba, ang paghuhula hoop ay nagsimula pa sa mga kanununuan natin. Ooh. Oo, galing mo doon. Galing ka? Galing na na. Kanununuan. Ano ba? Ano ba? Noong 1950s pa to, Dimples! Diba? Okay. Pinauso ng Australian businessman si Alex Tolmer ang plastic version naman ng hula hoop. Aussie pala siya. Aussie, from Down Under, Down Under. Oo, alam ko yun kasi bihirang na nakakatalo sa akin siya mag-challenge. Ayan na, ayan. Sinabi mo na, nakalagay sa script. Ikaw ang nasasabihin. Mama, ano na, hindi mo ba pinabasa? Hindi mo alam mo na, ipapasubo mo ang sarili mo. Ay, nakita ko sila, ang ating mga hula hoopers na pinangunahan ni Miss Cathy Obsiana, Miss Cathy! Makakalaban! Oh my God! Grabe! Pansin nyo ng mga bewang, di ba? Yan ang dulot ng hula hoop. Oo, ano pa ang benefits? Hindi, ma'am, okay lang po ako. Okay lang po ako. Let's go, Jess! Nakita natin may mga men. Hi, Michelle! Nandito na dito sa mga kusapin natin. So, ang benefits, bukod sa, syempre, nakakasexy ng bewang. Syempre po, yung mental health natin, important. Nakakawala po siya ng stress, promise. Oo, kaya pala napakaganda ng vibes nila. Pero, Cathy, matanong ko lang, gaano kadalas ka ba nag-hula hoop? Actually, ano, every day, at least 15 minutes per day po. Ooh, cardio. Oh. Maganda po sa kanya. Ay, ito pala. Oy, si Michelle nandito. Batiin din natin. Hello, Michelle. Hello, Michelle. Flow Arts Philippines. Flow Arts Philippines. Yung naman yung iba-ibang sizes. Tapos yung mga lalaking kasama. So, kung si Miss Kat, every day, ako po is because of the pandemic and super yung trabaho and busy. Yes. Kaya po medyo big nag plus size pero because of hula hooping makakatulong. Sobrang graceful nga ni Miss Michelle eh. Diba? Nakita ko parang iba yung style niya dito siya. Hindi ko madala siya mga boys para mapatunayan natin kay Jess at kay Justin na wala silang lusot. Wala kayong kailangan patunayan. Ang lulusutan mo lang ay ang hula hoop. Mamang tanong ko sa paghuhula hoop, ano po ba ang mga benefits na nakukuha? Benefits is really more, ano po siya, yung cardio? Low impact. Pero yung flexibility and all is, tama ba, lahat po ka. Pagka meron kang problema sa tuhod or sa papa, pero since ang mobile naman ay yung waist mo, okay lang. Yes, no? Yes. Kasi kadalasan sa atin, di ba, ang pinakamahirap talaga ay pag meron ka ng problema sa legs mo, pero kailangan mo pa rin mag-exercise sa ito's mga alternatibo, correct? Hindi ko po kaya na yung mga jogging or yung crossfit, hindi ko na po kaya. So, hula hooping is high intensity, low impact. Saka, Miss Cathy, ito, mahalaga dito, engagement ng core, ng abs, ano? So, maganda rin ito para matrain ang core. Wala. Yan yung sinasabi ko. Abs reveal ba yan? Abs reveal. Absolutely. Pero I want to know, so yung pag kayo po nagtuturo kayo, usually po anong klase? Kasi I'm sure meron na po kayong ang tawag dito, mga routine na ginagawa. Kasi di ba kadalasan ang basic naman ay umiikot-ikot lang ganyan. Ano na po yung mga iba pang mga innovation natin pagdating sa paghuhula? Actually, sinasabay po namin siya sa dance or Zumba. Kaya nagiging parang Zumba and hula hoop. Oh. Yeah.
Mag-connect po talaga siya. Sumasayaw ko habang naghuhulog. Extra effort po talaga. Papawisan kayo talaga. Saan niyo po ito ginagawa? Kasi malaking space dapat ito, di ba? Sa place po namin, meron kaming The Plaza, tapat ng City Hall po namin. Ay, ganda po. Mapikita niyo po. Napakaganda po ng Kalamba. Parang kahit bang hulan po? Napakaganda po sa place namin sa Kalamba City. Yung laki ng place po. Ito bang hula hoopers? Sa Laguna lang to o buong Pilipinas yan? Po sa Philippines and sa iba-iba pong bansa. Meron po tayong mga members. At saka ang lamig dyan sa Kalamba. Yes. Sumawi yun. Po yan. Sarap from Manila, we have sumawi yun. Makati. Meron din sa Makati. Kasi dito natin yung mga natin ng tips. Kasi yung next technique ang paghuhula po. Ayan po, tuturo natin yung first technique. Kailangan nakabalas po yung ating paa. Side by side siya. Ang importante yung nakatouching point. And then, mag-duwelo. Alam mo, okay din pag nagsuot ka ng waist trainer, di ba? Yes po, pwede po yung sa weighted po. Oh, ano yung nangyari sa'yo? Okay na ko. Okay na, okay na. Mami, kaya nila na naglilinis ng bahay. Yes po. Basta huwag tatamaan yung mga anak nyo maliliit. Yes. Pwede nagbibigyan. Konting social distancing na po. Ito ba, Kathy, marami na rin mga bata na nahihilig pa sa hula hoop? Yes po, marami na rin po mga bata. Dito sa Philippines, parang after pandemic, dito po nag-boom po yung hula hoop. Yes! Yes. Stress reliever, tapos yun na yung hindi makalabas. So, ang cute nila, mga nakaskirt sila. This was your Christmas party. Michelle, nakita natin sa'yo, ayan, meron pang ibang mga variations sa pag-hula hoop bukod yung dito sa Baywalk. Yes. Pwede sa leeg. We call it off-body hooping. Okay. So it's more of the hands manipulation. Mm-hmm. So pwede po tayong... Kahit yung malaki pwede dyan, yes, ma'am. Yes, okay. 6 o'clock. Okay. 6 o'clock. 6 o'clock. Tapos 3. 6 o'clock, di kaya ni Justin. Salo sa 12. Parang mamaneo. Hanggang 9 po siya. 9 o'clock lang po si Justin. There. So, hindi ko kaya 6 o'clock. Ang pinaka-target natin is orbital. Oh, so, para tayo nagmamaneho ng traktora. Oh, tagalan mo pa, makikilo na sa arms mo. Parang iba yung kasi parang iba yung pagkakagalaw. Iba ba? Sa isolation. Napipin nyo na sa mga tricep. Di ba napipin nyo? Uy, maganda tong shoulder workout. Actually, napipin ko yung ano sa arms. Workout. Arm and shoulder po na. Wow! Pwede naman yung mga ganun. Oo. That's amazing! Marami pala pwedeng gawin. Pwedeng for therapy. For therapy, pwedeng. Tapos sasabay mo lang talaga ng music, pwede ng kahit ano. Tapos pag may arthritis, pwedeng ito lang. Fingers lang. Pag sa maliliit yan. Or sa malaki. Parang may pagka, ano, majorette, ano? Diba? Ganda! Ang ganda tingnan pag si Miss Cathy gumawa eh. Pati, tingnan natin sa'yo. Gawa ko kaya ganda. Diba yung nakakatawa yung tinatabahan niya yung sarili niya? Okay, pagka ganito po ba, pag binibili ito, magkano po ang isang hula hoop? Kasi hindi po siya mukhang ordinaryong hula hoop lang, medyo mabigat siya. Yung meron kasi ako sa bahay, yung pinagdudugtong-dugtong. Yung weighted, diba, yung hindi, pinagdudugtong. Bali, ito po yung ginagawa ko. Ito yung ordinary, 600 pesos. Tapos yung travel kayo po gumagawa. Okay. Tapos yung travel hoop na napo-fold, yung po yung 1,000. Paano pong napo-fold ito? Na may connector po siya. Wow! Tapos nagkakala siya. Tinatanggal po yun. Pwede niya, pwede paano na. Pwede siya po na yun. Ma'am, di ba meron din po ng mga weighted? Ano pong benefits pag weighted po yung hula hoop? Mas slow po yung galaw ng weighted, pero mas malakas po yung impact sa core. Kumbaga, hindi po siya kailangan. Ang magaan po, pwede niyong bilisan. Yun. Mabigat po, talagang steady lang po kayo. So yung Hanggang dyan lang ako. Nakakompute na ba ilang calories ang mababurn nyo for 1 hour na nag-uulo? Depende po sa oras ng ginagawa niyo siya. Pero talagang namamawi niyo. Yes, 15 minutes.
hindi kayo papawisan. Kati, I'm sure marami ng mga kapatid natin, mga nanay natin na nanonood dyan sa bahay nila. Paano ba nila kayo makokontakt pag gusto nilang sumali sa inyo? PM nyo lang po ako sa Hula Hoopers Kati or Hula Hoopers page. Alright. And Flowers Philippines, FB page, and Lady Fiamatas, and pay number na po ako. Flow Art. Okay, maraming maraming salamat, Kali Obsiana ng Hula Hoopers. Pati na rin sa inyo, ma'am. Flow Art, paikuti na ang good vibes at salubungin ng araw ng may ngiti at pag-aasa. Ako si Jess De Los Santos. Galaw-galaw na po, lalo na sa mga naka-work from home dyan. Ako naman po, si Dr. Mana. Yes, stay fresh and inspired and motivated ngayong midweek, mga kapatid. Ako naman po, si Bawi Davos. Tatapusin natin ang lahat ng nasa to-do list natin ngayong araw, mga kapatid. Pero bago yan, samahan ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, muna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Pudon. Yan naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Ikot-ikot na natin ang saya ngayong Wednesday morning. Ituloy-tuloy na natin ang pagbubuhol natin this Wednesday. Macrame Art ng Love Knots Arts and Crafts. Ibibida natin lahat yan mamaya sa Kitang-Kita. Para naman po dyan sa mga mahilig sa art, mahilig pa sa history, kinatoko po ang traditional Antipolo mansion ng artist na si Maestro Tam Austria sa may bahay. At usapang kalusugan naman tayo mga kapatid, global development delay o pagkaantala ng pagtayo. Pagkaantala ng pagtayo, paglalakad. At ibang skills ng isang bata ipapaliwanag ni Doc Dex Makalintal sa sabi ni Doc. And March, syempre, alam nyo po, is Fire Prevention Month. Ano nga bang pananagutan ng may-ari ng bahay o establishment na pinagmulan ng sunog? Yan ang tatalakayin natin sa Legal Bato. At sa loading sikat, promising OPM bag na Rise High, sasamahan tayo mamaya sa kwentuhan at tugtugan. At syempre po, hindi mawawala ang tawanan this hump day. Wacky Wednesday ulit tayo mamaya. Kasama naman po si Kuya Alex Calleja. At narito naman ang mga umaaksyong balita sa frontline sa umaga. Panibagong sunog sumiklab sa isang residential area sa Pasig. At presyo ng isda sa palengke tumaas na ng 20 pesos ang kada kilo. Isang linggo bago ang Semana Santa. At estado ng isla ng Bohol bilang UNESCO Global Geopark, posible raw manganib dahil sa mga natagpo ang resort sa Chocolate Hills. Paikuti naman po ang saya ngayong Miyerkules. Ito na mga itim, mga kapatid. Handa na po ang inyong mga kamera. At malay ninyo, kayo na po ang manalo sa Kagamoka Ko Selfie Contest. Simple lamang po ang mekanis sa amin. Tutok lamang po dito sa Good Morning Kapatid. At pabonggahan lang ng selfie. Habang nanonood po ng ating programa, i-private message lamang po yan sa aming official Facebook page. That is Good Morning Kapatid. Pang malakas sa selfie, mas wagi po ang mapipili namin Selfie King or Selfie Queen or Selfie Kids of the Day. Sa pagkatapos po ng show, magwawagi na 500 pesos worth of load. Kaya naman sa Gumoka, go and selfie! Ayan, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid. Ito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Ilang pamilya nawala ng tahanan sa panibagong sunog sa Pasig. Babaeng gwardya sa Las Piñas sinabuyan ng asido sa mukha. Estado ng isla ng Bohol bilang UNESCO Global Geopark nanganganib dahil sa mga nag-viral na resort sa Chocolate Hills. Senador Raffy Tulfo nag-walk out dahil sa galit sa gitna ng pagdinig tungkol sa operasyon ng ilang pulis sa Bulacan.
presyo ng ilang isda tumaas isang linggo bago ang Semana Santa. Pati presyo ng baboy lalong tumaas. Sa PBL, PLDT High Speed Hitters pinutol ang undefeated streak ng Chocomucho Flying Titans. At ilang netizens, balot ng galit at lungkot matapos ang brutal na pagpatay sa asong si Kilua sa Camarines Sur. Tumaas pa ang presyo ng ilang isda at karneng baboy isang linggo bago ang Semana Santa. Pero huwag muna ang mamoblema sa uulamin dahil may ilang isda rin ang bumaba ang presyo. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, ano nung isda na ba ang bumaba ang presyo? Jester Maui, good news para sa ating mga kapatid dahil bumaba ng hanggang 60 pesos ang presyo ng ilang isda dito sa Barangka Market isang linggo bago magsimula ang Holy Week. Nasa 20 pesos nga ang binaba ng ilang isda katulad ng bangus at tilapia. Samantalang ang alumahan at tulingan naman mula 360 pesos, ngayon ay nasa 300 pesos na lang. Ang dalagang bukid naman, 170 pesos pa rin ang kada kilo. Nagmura na rin ang galunggong na ngayon ay nasa 220 pesos na ang isang kilo. Bukod dyan, may nagmahal naman na ilang isda at seafood. Ang pampano ngayon, pumalo na sa 440 pesos. Ang hipon, nagmahal din ng 40 pesos. Habang ang pusit, mas mura naman ngayon ng 20 pesos. Bukod dyan, nagmahal din ang presyo ng baboy ngayon. 370 pesos na ang liyempo, habang nagmahal ng 20 pesos ang pork chop. Pati ang ribs, nasa 320 pesos na ang kada kilo. Ang manok naman mula sa 160 ay tumaas ng bahagya, no, 180 pesos na yan ngayon. At ayon sa ilang mga mamimiling nakausap natin, mas gusto raw nilang bumili ng isda dahil mas mura raw ito di hamak kumpara naman sa baboy. Naobserbahan din ng mga ilang mga tindero dito at mga tindera na mas marami na rin ang bumibili ng isda ngayon habang papalapit na ang Holy Week. Maui, paliwanag ng ilang mga nagtitinda rito, no, mas mura yung benta nila ngayon dahil mas mura rin daw yung nakukuha nilang presyo mula sa mga suppliers. Pero kahit na ganun paman, paalala ng Department of Agriculture na posibleng tumaas na ang presyo ng mga isda pag nagsimula na ang Holy Week sa Lunes Santo. At yan ang latest mula dito sa Barangka Market sa Mandaluyong. Maui, Jess? Maraming salamat, Ian Suyu. Maging wais sa paggamit ng tubig, yan ang pakiusap ng mga water concessioner sa publiko sa gitna ng mainit na panahon. Ibinahagi rin nila ang ilang paraan para makatipid sa tubig kasabay ng World Water Day. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Malaki raw ang natitipid na tubig ng Quezon City LGU tuwing tag-ulan. Dahil daw yan sa kanilang water catchment facility na matatagpuan sa isa sa kanilang mga building. Iniipon kasi nito ang tubig ulan para gamitin pang flush ng inidoro. So galing po sa bubong, meron po yung tubo papunta dito sa ating filter muna. So we have to filter out the water. Then pupunta po siya dito sa tatlong tangke. Isa yan sa mga diskarteng ibinida sa exhibit para sa selebrasyon ng World Water Day sa Quezon City. Ang Maynilad naman, high-tech ang ginagamit na filtration system. Napapalinis nito ang maruming tubig sa kanilang treatment plant na tinatawag na New Water. We are supplying New Water right now, around 10 MLD in Paranaque, and it's something that we intend to expand in the near future. Ngayong nalalapit na tag-init, mahalaga na tiyaking sapat ang supply ng tubig at may magagawa ang publiko para masigurado yan. Nagpaalala naman ang mga water concessionaire sa mga consumer na kung maaari ay mangiling sa paggamit ng sobra-sobrang tubig, lalo na ngayong papasok na Holy Week. Kung di raw maiwasang magtampisaw sa inflatable pools, lalo't mainit ang panahon, may mga paraan naman para magamit ulit ang tubig. Hanggat ang tubig po ay maaari pang magamit sa iba pang mga bagay, gawin po nito para po makatulong po sa patuloy po na pagkakaroon ng malinis na supply ng tubig. Ang tubig na ginamit pang swimming sa bahay, pwedeng panlinis ng sasakyan. Yan ang naging diskarte ni Jojo. At bukod sa napakatipid, kumita pa siya sa kanyang 5 peso car wash. Natuwa sila dahil hindi na sila lumalayo. Dito na po sila pupunta sa akin. Tapos matagal din yung oras, talaga 5 piso 3 minutes para pa makatulong niya rin sa pagtitipid ng tubig. Maaari rin daw ipang-flush ng inidoro ang tubig na pinanghugas ng plato.
Ang tubig na pinagbanlawan ng prutas pwedeng ipandilig. Malaking tulong na raw kahit ang maliliit na diskarteng ito. Iniiwasan natin na bumaba ang antas ng ating mga dam sa ating mga watershed. Kaya anumang pamamaraan, anumang diskarte para makatipid sa tubig ay very much welcome. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mawawala ng kuryente ang ilang barangay sa Metro Manila mamayang gabi. Paliwanag ng Meralco, mag-aayos sila ng ilang linya ng kuryente. Kaya tatamaan ng power interruption ang ilang bahagi ng Diliman mula alas 11 ng gabi mamaya hanggang alas 5 ng madaling araw bukas. Mawawalan din ang kuryente sa San Antonio sa Parañaque mula 11:15 ng gabi hanggang 4:15 ng umaga bukas. Habang 12 oras naman ang power interruption sa Alabang simula alas 10 ng gabi hanggang alas 10 ng umaga sa Huwebes. Naghahanda na ngayon ang mga pantalan para sa dagsa ng pasahero sa darating na Semana Santa. Live mula sa Batangas Port, nasa frontline ng balita niyan si Dave Abuel. Dave, may mga kapatid na ba tayo dyan na maaga bumiyahe? Yes, kaunti pa lang yung mga tao dito sa Batangas Port. Ngayong umaga, ilang araw yan o ilang araw bago mag Semana Santa. Pero ayon sa Philippine Ports Authority, asahan ang dagsa ng mga biyahero sa mismong Holy Week. Ngayon pa lang nagdesisyon na si Elizabeth Rojero na umuwi na pabalik ng Mindoro. Ayaw na raw niya kasing abutin pa sila ng Holy Week dito sa Pantalan. Iniiwasan niya kasing iparana sa mga magulang niyang senior citizens at dalawang niyang maliliit pang mga anak ang hirap ng biyahe. Bakasyon naman ang pakay ni Maria Balbiran ngayong Holy Week sa Romblon. Gaya ni Elizabeth, iniiwasan niya rin ang dagsa ng mga pasahero kaya maaga na siyang bumiyahe. Bukod kasi sa gustong makasama ang pamilya sa Semana Santa, plano rin niyang dumalo sa school reunion. Tinataya ng Philippine Ports Authority na magsisimulang dumagsa ang mga biyahero mula Lunes hanggang Miyerkules Santo. Inaasahang papalo sa higit 2 milyong pasahero ang tutungo sa mga pantalan sa buong bansa mula March 24 hanggang 31. Mas mataas yan kumpara sa higit 1.8 million passengers noong nakaraang taon. Jester, inaasahan ngang pupunta at mag-iikot dito sa Batangas Port si PPA General Manager Jay Santiago para tiyakin na maayos yung sitwasyon dito at handa na ang pantalan sa darating na Semana Santa. Yan muna ang latest mula dito sa Batangas Port. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Nanganganib daw mawala ang estado ng Bohol bilang isang UNESCO Global Geopark dahil sa nag-viral na resort na itinayo sa gitna ng mga burol. Pero hindi lang yan ang problema dahil pati sa protected area ng Mount Apo sa Davao, may mga resort na rin. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Dahil sa natatangi at natural na ganda kabilang ang isla ng Bohol sa itinuturing na UNESCO Global Geopark, ibig sabihin kinikilala ng UNESCO ang kahalagahan ng kailangang protektahan at pangalagaan ang nasabing isla. Pero nananganib na mawala ang estado na yan sa Bohol dahil sa nag-viral na Captain's Peak Resort doon kamakailan. Ayon kay UNESCO National Commission of the Philippines Secretary General Ivan Hinares, may mga paglabag ang nag-viral na resort. Bagay na maaaring makaapekto oras na sumailalim sa UNESCO evaluation ng isla. Kabilang sa nakikita nilang violation ang pag-ooperate ng isla ng walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Aalamin naman ng UNESCO kung paano nakakuha ng permit ang resort mula sa Protected Area Management Board ng Department of Environment and Natural Resources. So, doon pa lang may problema na ho tayo na nag-operate po sila na walang ECC. No? Pero yung mas importante sa atin ay mabisita ulit yung mga patakaran na ginawa ng Protected Area Management Board kung ito ay talagang angkop doon sa Chocolate Hills. No? Kailangan tignan talaga kung kailangan gawing mas stricto. Nakikipag-ugnayan na ang UNESCO sa lokal na pamahalaan ng Bohol at sa DNR para sa pagripaso sa mga patakaran sa pagpapatayo ng mga resort sa isla. Madami din resorts ang naglipana sa Mount Apo National Reserve sa Digos side. Bukod sa resort sa Bohol, nabunyag din sa Senado kamakailan ang ilang resort sa paanan ng Mount Apo. Personal na pinuntahan ng News 5 ang tatlong resort na binanggit ni Senador Rafi Tulfo sa Barangay Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. Sa Monte Frio Garden Resort na Kapaskil na may Environmental Compliance Certificate o ECC sila.
ayon sa supervisor ng resort, sumunod sila sa lahat ng requirements ng DENR. May ECC din daw sila mula nang magbukas noong 2021. Every year naman po tayo nag-update ng mga requirements natin under DENR. Pinuntahan din ng News 5 ang kalapit na Villa Recurso Resort. Hindi sila nakapagpakita ng kopya ng ECC dahil nasa may-ari daw nila ang kopya nito. Nagpakita rin ng kopya ng ECC nila ang Twin Mountain Resort. Sabi ni Senator Tolfo, balak nang ipasara ng DENR ang mga resort. 2 taon daw ang binigay mo ng palugit para kusa silang umalis. Pero ayon sa management ng tatlong resort, wala naman po silang closure order, so yung mga resort around the Mount Apo po is still ongoing yung operation po. Kung titignan naman sa mapa, malinaw na pasok na sa protected area ng Mount Apo Natural Park ang lokasyon ng mga resort sa Barangay Kapatagan. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Mount Apo Natural Park Protected Area Management ng DENR sa Barangay Kapatagan, pero umiwas muna silang magbigay ng pahayag. Nagbabalita muna sa Frontline, Jan Arua, News 5. Walang piyansa at posible pang makulong habang buhay si Pastor Apollo Quibuloy kapag napatunayang guilty sa kasong qualified trafficking na isinampa sa kanya sa Pasig. Bukod pa riyan, pinapa-aresto na rin ng Senado ang self-appointed son of God. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Kinasuhan na sa magkahiwalay na korte ng Davao City Prosecutor's Office ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quibuloy. Nahaharap ang pastor sa kasong sexual abuse at pangmamaltrato sa korte sa Davao City. Habang Department of Justice na ang nag-endorse ng kasong qualified human trafficking sa korte sa Pasig. Ang mga kasong yan may kaugnayan sa mga umano'y pang-aabuso sa mga membro umano ng Kingdom of Jesus Christ ng pastor. Bukod kay Quibuloy, akusado rin sa mga kaso ang lima niyang kasama na sina Jacqueline Roy, Crescente, Pauline at Ingrid Canada at isang Silva Simanes. Ang mga kasong sinampa sa kanila sa Davao, may piyansang 180,000 pesos para sa sexual abuse at 80,000 pesos naman sa pagmamaltrato. Pero kung mahatulang guilty sa qualified trafficking, non-bailable o hindi pwedeng magpiyansa si Quibuloy. Pwede pa siyang habang buhay na makulong at pagmultahin ng hanggang 5 milyong piso. Bukod sa mga isinampa sa kanya sa korte, pinaaresto na rin ngayon ng Senado ang pastor. Pirmado na nga ni Senate President Mig Zubiri ang arrest warrant dahil ito sa paulit-ulit na hindi pagsipot sa mga pagdinig ng komite ni Senator Rizzo Hontiveros. Sana si Quibuloy din hindi tumakas, kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders para hindi doon makatakas si Quibuloy. Ayon naman sa kampo ni Quibuloy, iginagalang nila ang desisyon ng Senado. Pero gagawin daw lahat ng kampo nila para maipaglaban at maprotektahan ang mga karapatan ng pastor. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Biglang nag-walk out si Senator Rafi Tulfo sa gitna ng pagdinig ng Senado kahapon sa kontrobersyal na operasyon ng mga pulis sa Bulacan. Hindi naman ito nagustuhan ng kasamahan niyang si Senador Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa o matatagpuan na ng patay. Ito ang galit na nasambit ni Senador Rafi Tulfo sa gitna ng pagdinig ng Senate Committee on Dangerous Drugs. Kaugnay ito sa isang operasyon sa Bulacan kung saan nakasuot daw ng bonnet, hindi naka-uniforme at walang search warrant ang mga pulis noong isang taon. Subukan nyo gawin yun sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. Lalo namang nagalit ang senador nang marinig ang mga hindi tugmang salaysay ng mga ipinatawag na pulis. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma to pa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, chief of police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Kasama naman ni Senador Tulfo, si Senate Committee Chairman Bato de la Rosa sa pagtatanong sa mga pulis. Klaruhin natin, covered ng warrant yung subject na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nalabit-bit yung papel. Yes, sir. Pero di nagustuhan ni Tulfo ang tila pag-baby ng dating PNP chief sa mga sangkot na pulis. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo... Klaruhin ko lang, Senator Tulfo, hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Ako lang, I'm just trying to explain. Nang tuluyang mapikod si Senador Tulfo
Hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Ipinagpatuloy ni Senador De La Rosa at Senador Robin Padilla ang pagdinig. Nilinaw naman ni Bato na wala siyang binebaby na pulis. Nainsulto rin si De La Rosa sa akusasyon at pag-walk out ni Senador Tulfo. Wala akong bias dito. Kahit na sabi niyo dati akong chief PNP, hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Hindi na bumalik sa pagdinig si Tulfo. Ipagpapatuloy naman ang pagdinig sa ibang araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nasunog ang isang gusali sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City. Bandang alas 5:30 kaninang madaling araw nang sumiklab ang sunog. Ayon sa ilang residente, imbaka ng mga tela at gulong ng bisikleta ang nasunog na gusali. Umabot sa 10 fire truck ang rumesponde para maapula ang apoy. Tumigil din ng halos isang oras bago idineklarang under control ang sunog. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan na ang mitsa ng apoy. Sinabuyan ng asido ang isang babaeng gwardiya sa Las Piñas. Sakuha ng CCTV sa isang subdivision noong March 14 ng madaling araw. Makikita ang pagdaan ng isang lalaki sa guardhouse. Dito sinabuyan niya ng asido sa mukha ang gwardiya na mabilis tumakbo. Ngunit mabilis tumakbo ang salarin. Tinamaan sa ilong, bibig at mata ang biktima pero agad siyang nakapaghilamos kaya't di gaanong nalapnos ang kanyang balat. Yun nga lang malabo raw ang paningin ng biktima kaya nakakonfine siya ngayon sa ospital. Yung isa po doon, ma'am, talagang pinag-iinitan na po yung management, bali na sagot po siya. Mm-mm. Ayun lang po naman, ma'am, pinag-iinalaan lang namin. Pero hindi ko rin po siya nakuha siya, sila ka-baseman po siya, tsaka nakasombrero. Inamin ng isang lalaki na pinukpok niya ng bato ang asong si Kelua na naging dahilan ng pagkamatay nito. Pero depensa niya, kinagat daw siya ng aso. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Grabe, mandamoy! Pinalo, pinatay, at tsaka isinako. Yan ang brutal na sinapit ng Golden Retriever na si Kilua sa Bato Camarines Sur nitong Sabado. Sa CCTV footage ng insidente, makikita pa ang paghabol ng isang lalaki sa aso. Hinataw niya si Kilua at tsaka muling hinabol. Kaya ganun na lang ang panlulumo ni Vina Rachel nang makita ang dugo ang labi ng alaga. Ipinagtataka naman niya kung paano nakalabas ang kanyang aso. Kalak naman po yung gate namin kaya imposible pong nakalabas. So nagtanong-tanong po kami hanggang sa may pumunta pong kapitbahay na aso daw po namin yon. Nagtanong-tanong po kami sa mga tao doon. Pumunta po kami kung asaan si Kilua kasi dinala po kami doon sa kung asan siya. Tapos doon po naabutan po namin yung aso ko na nakasako na po. Inamin naman ng lalaki ang pagpatay kay Kilua, pero depensa niya. Nangagat na. Okay. Bali, nakadalawa ng kagat na siya. Tapos, muntikan pa nga yung asawa ko na nagtitinda lang doon. Nakagat na ako. Talagang wala na sa saril yung aso. May nakarating ding impormasyon kay Vina na kataya ng aso ang naturang lugar. Bagay na kinumpirma ng ilang residente roon, kaya't di raw malabong binalaklutuin si Kilua. Itinanggi naman ito ng suspect. Desidido ngayon si Vina na panagutin ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang fur baby. Para po doon sa gumawa niyo to sa baby ko, siguraduhin ko na yung justisya na para sa baby ko is makakamit ko. And hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung justisya na yun. Hindi na tao ang kayang gumawa ng ginawa niyo. Viral na ngayon na naturang insidente sa social media. Sa brutal na pangyayari, galit at lungkot din ang naramdaman ng mga netizen. Nag-number one trending pa ang hashtag na Justice for Kilua. Sigaw nila, dapat nakulong ang pumatay sa aso. Alinsunod sa Animal Welfare Act,
Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pag-torture, pagmamaltrato at pagpatay sa anumang hayop. Ang sinumang lalabag dito ay may kaparusahang aabot ng 6 hanggang 2 taong pagkakakulong at multang hanggang 5,000 piso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Tinapos ng PLDT high-speed hitters ang undefeated streak ng Choco Mucho Flying Titans sa PBL All-Filipino Conference. Ang Signal HD Spikers naman, nilampaso ang Strong Group Athletics. Nasa frontline na balitang yan si Marty Bautista. Ipinamalas ng Signal HD Spikers ang mainit na opensa sa simula pa lang ng laban nila kontra Strong Group Athletics sa laban kahapon. Di kinaya ng depensa ng Strong Group ang matitinik na palo ng Spikers, kaya't nauwi sa 3-set sweep ang laban. Nagdala ng 16 points si Vanny Gandler para sa koponan, habang 14 points naman ang inambag ni Cess Molina. Wala namang nakaabot sa 10 puntos sa side ng Strong Group. Isa ang Signal sa 5 koponan ngayon na may 4-1 win-loss record. Ang Strong Group naman, hinahanap pa rin ang unang panalo matapos ang 5 laro. Proud sa buong team kasi tinrabaho talaga namin tong laro na to. Talagang sabi ko nga kanina before mag-start, importante tong game namin kasi kung ano yung pinaghanda namin sa training, dapat ma-execute namin ng maayos. Sa second game, winakasan ng PLDT High Speed Hitters ang undefeated streak ng Choco Mucho Flying Titans. 2 sets to none na ang lamang ng PLDT nang biglang magising ang Titans at pinwersa ang 5th set. Naging mabigat ang bakbakan sa huling yugto bago ang off-the-block hit ni Keisha Bedonia at isang miss hit mula sa Choco Mucho. Ito ang tuluyang nagbigay ng panalo sa PLDT matapos ang 5 sets. Nagtala ng 21 points si Savannah Davison para pangunahan ng PLDT. Kapwa naging 4-1 ang win-loss records ng 2 koponan matapos ang laro. Important lang sa akin na para makapasok ka sa goal natin ng top 4, kailangan talaga makakuha kami dun sa mga top teams. So happy kami na nakuha namin to. Umiinit na ang mga tagpo sa PVL All-Filipino Conference. Tuloy ang aksyon sa Huwebes, March 21 sa Smart Araneta Coliseum. Unang magtatapat ang Capital One Solar Spikers at defending champions Creamline Cool Smashers ng alas 4 ng hapon. Bago ang tapatan ng top teams na Petrogas Angels at Charitigo Crossovers ng alas 6 ng gabi. Mapapanood din ang mga laro sa One Sports, One Sports Plus, RPTV at Pilipinas Live App. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Kinondena ni Sara Jeronimo ang karumal-dumal na pagpatay sa asong si Kilua sa Camarines Sur. Sa isang post, sinabi ni Sara na nadurog ang puso niya sa balitang ito. Wala raw kalaban-laban ang aso at tulad ng tao, nakakaramdam din sila ng takot at sakit. Dagdag pa ni Sara, dapat may managot dito. Kaisa raw siya sa mga lalaban para sa hustisya sa pagpatay kay Kilua. Hanggang ngayon, number one trending pa rin ang hashtag Justice for Kilua sa social media platform na X. Sa good news naman po tayo, exciting ang mga paparating na bagong shows ng TV5 sa mga susunod pong buwan. Fiesta Feels ang trade launch ng Barangay 5 kagabi, hosted by Gerald Napoles and Kyla Rivera. Buena mano naman sila dahil nagsimula na ang Barangay 5 panalo nitong March 11, kung saan namimigay sila ng 100,000 pesos araw-araw. Mapapanood na rin tuwing Linggo ang Budol Alert, 4:30 po ng hapon, hosted by our News 5 Chief, Ms. Lucy Cruz Valdez. Malapit na rin pong mapanood sa TV5 ang nag-iisang news personality na si Sir Mark Logan para sa Top 5 Kwento Mark Logan. Magsisimula na yan sa April 6, 6:15 p.m. April 7 naman po, unang ipapalabas ang kapatid mo, idol mo, Rafi Tulfo. Maliban sa mga ito, hinihintay na rin ang bagong Hapon Champion Serya na Lumuhod Ka sa Lupa, starring Sara Labati and Kiko Estrada. Mayo nyo naman po mapapanood ang The Pairs Family ng showbiz royalty na Pamilya Mulak. Ipapalabas na rin ang Pajak Princess ni Miles Ocampo at pagtatambal ni na Maine Mendoza at Sanjo Marudo.
Busog na naman tayo sa Pinoy Pride. Pasok kasi ang siyam na pagkain Pinoy sa best 100 street foods in Southeast Asia ng Taste Atlas. Nanguna riyan ang Pinoy favorite na lumpiang Shanghai na number 21 sa listahan. Sinundan niya ng bibingka sa number 29. Pasok din sa listahan ng kwek-kwek na nasa number 58. At ang maruya na nakapasok pa sa top 60. Kasali rin sa best Southeast Asian street food ang taho, pansit bihon, isaw, proben at espasol. Nanguna naman sa listahan ng Indonesian version ng siomai. Nilinaw naman ng Taste Atlas na hindi dapat i-consider ang final conclusion ang kanilang opinion at listahan. Layon lang daw nilang ma-promote ang mga lokal na potahe ng bawat bansa. Tara! Yun nga eh. Oo, you had me at kwek-kwek. Kwek-kwek ano eh, proben. Bibingka. At saka lumpia. Maruya, top 60. Pasok, diba? Ang lumpia kasi given na yan eh. Talaga lumpia, classic talaga ang lumpia. Naisip ako meron bang dapat nakasali doon. Na dapat mga wala. Dami nating entry. Saka proud. At of course, marami ning bagong shows dito sa TV5. Yes, sa mga congratulations. Yes, Boodle Alert. Boodle Alert. Si Jess. Ganda, no? Daming shows, pati mga teleserye. Yeah, ako excited ako sa Boodle Alert kasi para talagang mawakasan ng mga nagsascam dyan. Yeah. Diba? Tama, para managyan na ng ano. Oh, manginig talaga sila. Biro mo si Ma'am Lucci pa yung nag-head. Sabi ko, rockstar talaga si Ma'am Lucci. Yes. Sabi nga namin, huwag na kayong magpasama sa numero. Huwag na kayong dumagdag sa bilang. Hindi, marami pa yan sila. Marami pa yan. Budol alert. Natin na well-informed kayo. Kagaya ng ito dito sa Legal Bato, di ba? Alamin din natin. Pananagutan sa batas na may-ari ng bahay o establishmento na tinagmulan ng sunog. Ilalatag yan ni Atty. Gupo. At yun, sasabi ni Doc, delay sa pagtayo, paglalakad at pagsasalita ng mga bata. Ano-ano ba ang mga dahilan? Isa-isahin yan ni Doc Dex Makalintal. At sa loading sikat, makisaya at makijam sa tinig ng promising OPM band na Rise High. Kaya kung kayo alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Good morning, mga kapatid! Isang malaking hamon sa mga magulang ang pagpapalaki ng anak. Lalo na kung amen, amen sister, sabi ni Dimps dito, no? Lalo na kung meron itong global development delay, nakilala ni Doc Tex Makalintal, ang isang ina na walang sawang inaalagaan at sinusuportahan ang kanyang anak na may congenital heart disease. Ang buong kwento, alamin sa sabi ni Doc. Isa sa mga ipinagdarasal ng mga magulang na maging malusog ang kanilang mga anak. Yun bang nakakapaglaro at nakakapag-aral gaya ng mga ordinaryong bata? Pero tila ipinagkaitian kay Nanay Liza. Nakararanas kasi ng developmental delay ang kanyang anak na si Itoy. Ako po si May Liza Rosales, 34 years old. Taga dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito po ang aking anak na si Mikael Matthew Balagat. Siya po ay may congenital heart disease at saka genetic disorder. Pangalawang anak na ni Liza si Itoy pero hindi gaya ng unang pagbubuntis, naging sensitibo ang pagdadalang tao niya. First month pa lang po ng pagbubuntis ko, naging risky na po. Sobrang masayalan po yung pagbubuntis ko kasi nang time po na yun, sobrang nag-heavy bleeding po ako. Akala po namin ng doktor na wala na po siya. Nagkaroon naman po ako ng tinatawag na hypermesis gravidarum. Ayun po yung excessive vomiting. Ang ilan sa mga naranasan ni Liza ang itinuturo ng dahilan ng komplikasyong naranasan ni Itoy. Pagkapanganak ko po sa kanya, cesarean section po kasi ako, naging violet baby po kasi siya. So kulang po siya sa oxygen ng sa katawan. Ayun po pala kasi meron po siyang congenital heart disease. Sobrang congested po ng puso niya. Sobrang laki po ng butas. Sobrang malaki na rin po yung size ng puso niya. Na, nung nasa ER po kami, natatandaan ko umabot po yung heart rate niya ng 400 plus. 120 to 160 beats per minute lamang ang average na normal na tibok ng puso ng isang bagong panganak na sanggol. Dahil dito, kinakailangang operahan si Itoy. Ang genetic disorder naman ni Itoy, nagdulot ng tinatawag na Global Developmental Delay o GDD.
1-3% ng mga bata lamang ang nagkakaroon nito. Nakukuha ang GDD dahil sa abnormal na genes ng isang bata. Epekto rin ito ng problema sa structure or development ng utak at spinal cord. Nangyayari ang GDD kapag dalawa o higit pang area of development ang apektado, gaya na lamang ng motor at speech delay na nararanasan ni Itoy. Yan po, gapang-gapang pa lang po yung kaya niya dahil po sa therapy yan. Tapos nakakatayo naman na po siya, konting hakbang pero nabubuwal na rin po siya kaagad. Tapos hindi pa rin po siya masyado nakakapagsalita. Yun po yung social ano niya po sa ibang tao, hindi pa rin po siya ganun kaano, kagaya po ng ibang bata na talaga nakikipaglaro na. Kapansin-pansin din ang pagkakaiba sa physical na itsura ni Itoy. Malaki po yung kamay, pa at saka yung size ng ulo niya. So possible po daw na baka po na yung mga internal organs niya sa paglaki niya kasi lumaki din daw po. Posible namang mauwi sa autism ang GDD. Kondisyon ito kung saan hirap makipag-interact, bubuo ng mga relasyon at magsalita ang isang bata. Permanente ito at hindi tulad ng GDD na maaari pang maagapan. So far naman po sabi ni Lodok, wala naman po sila nakikita kasi kahit pa paano po may response po siya sa amin eh. Malaking tulong ang therapy at suporta mula sa mga magulang para sa mga may GDD. Actually nakakapagod na din po yung pabalik-balik kami sa hospital. Dumadating po sa point na asin po pagod yung katawan namin kasi may time po na halos araw-araw po kami sa hospital. Pero syempre bilang magulang gagawin namin lahat para sa anak namin. Pero kahit alam nilang mahaba pa ang kailangan nilang tahakin, pursigido silang suportahan si Itoy. Yung assessment po sa kanya talagang hanggang lumaki po siya, hanggang palang sabi ng doktor na okay na siya. Doon pa lang po kami mag-i-stop. Marami pang pag-aaral tungkol sa kalagayan ni Itoy. Inirekomenda ang pagsasailalim sa whole exome genetic sequencing para mas alamin pa ang kanyang kalagayan. Pero mahal ito at sa ibang bansa pa ginagawa. Sa kabila ng hirap, patuloy na nangangarap para kay Itoy ang kanyang mga magulang. Umaasa silang balang araw, gagaling ito at makatutulong din sa mga may katulad niyang kondisyon. Gusto ko lang po na lumaki po siya normal na bata. Makasama po namin siya ng matagal. Wala na po sana makitang walubong sakit sa kanya. Sabi ko nga, sana paglaki niya maging doktor siya para alam mo yung makatulong din siya sa mga bata na nagkaroon ng kondisyon na karaya sa kanya. Sumasaludo sa lahat ng mga magulang ng mga batang may global developmental delay. Ibang klase po ang inyong pasensya at ang inyong pagiging bayani. Maraming salamat, Doc Dec, sa lahat na tinuro niyo sa amin. Ito naman po, usapang sunog. May pananagutan ba sa batas ang sinumang pinagmulan ng sunog? Yan ang sasagutin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Nagasunog po sa lugar namin. Ang dahilan, yung kapitbahay namin na nagjumper ng kuryente. Pwede po ba siya kasuhan? Legal ba to? Legal po nakasuhan at papanagutin ang nagpabaya at naging sanhi ng sunog sa inyong lugar. Ayon sa Article 2176 ng Civil Code, ang sinumang makapinsala sa iba dahil sa kanyang kapabayaan ay dapat managot at magbayad sa pinsalang kanyang nagawa kahit hindi niya ito sinasadya. Kung mapapatunayan na ang sunog ay kanyang sinadya o may ebidensya na ito'y kanyang talagang ginawa, maaari siyang makasuhan ng arson. Ito'y isang krimen at ang parusa ay pagkakulong mula 12 taon hanggang 20 taon ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, promise daw sa itatayo kong negosyo ang magkaroon ng sariling fire extinguisher. Ang sabi pa, mabibigyan lang daw ako ng clearance kung bibili ako sa accredited store ng Bureau of Fire Protection. Legal po ba to? Legal po yan. Ang lahat ng fire extinguisher na ibinebenta sa publiko ay dapat dumaan sa pagsusuri
at certification ng Department of Trade and Industry, yung pong kanilang Bureau of Philippine Standard. At dapat may marka o sticker bilang patunay na dumaan ito sa tamang pagsusuri ng nasabing ahensya. Ito ay para mapangalagaan ang seguridad ng mamamayan laban sa mga peking produkto na maaaring magdulot ng pinsala o panganib sa publiko. Kaya maaaring gawing requirement ito ng Bureau of Fire Protection bago kayo mabigyan ng Fire Clearance Certificate. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Attorney Buko. Ngayon naman po, dere-derecho lang ang happiness ngayong Miyerkules. Kaya naman, tingnan na nga natin ang mga selfie pinadala ng ating mga kapatid. Uy, may hula hoop din. Ano ba yung hula hoop? Parang fan sign. Ano yun? Ayun o. Oh, bagets. Oh, ready na si Mami. Oh, ready na. Diba? Ready. So, I'm sure nakasabay sila sa atin kanina, no? Ng workout. Ayun. Oh. At may shades pa si baby. Oh. Ayun. Ayun. Maraming salamat mga kapatid. Magpadala lamang po na magpadala ng mga selfies sa amin. Inagay nyo na rin kung saan gagal po kayo naroon para sa chance na manalo ng 500 pesos worth of love ating pag-umuha kapos selfie contest. This time kay Jester. Yes! Oh, oh, ipapasok ko kay Jester. Oh, ayan. Ayun talaga, dinujoke ko lang talaga ako. Ayun na tayo mamaya sa kitang-kita, mga gawang kamay na talaga namang mapapamahal ka. Yan ang crochet products ng Love Knots Arts and Craft. At sa ating loading sikat, maki all out jamming kasama ang OPM band na Rise High. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Ready. Test, test. 1, 2, 3. Hello, sound check. All right. Take one. MX3 is a natural food supplement verified with alpha, beta, and gamma magustine from G. Magustana. This remarkable food supplement has created breakthroughs in the health and well-being of every user. Hi, I'm Ron Titular. I'm 60 years old, and I'm a communications coach and broadcast consultant. MX3 makes me feel good, and so it helps me sound good. The sound you produce through your voice is the result of having a good instrument, which is your entire body. So complete physical health means a lot. We always say that when you're feeling bad, your voice is not going to sound its best. If you're aching someplace in your body, then it's going to show in your voice. In the same way that if you're happy, people can hear a smile in your voice. So it's very important to be in optimal health to have your best voice ever. I believe that God has given each of us a special tool, and that's called our voice. And inside our hearts is a message that He wants us to share, and everyone deserves the opportunity to share that message in the best way they can. Panalo ka sa MX3 capsule mo! Nanonood pa rin uwi ng Good Morning Kapatid. Ito mami, chiki may tanong ako sa'yo. Kung meron kang idadagdag na item sa bahay mo, home decor, ano yun? Para sa kitchen lagi, kasi doon kami lagi. Oh. Actually, maganda to. Ayan! Idea. Yung lalagyan ng mga baso. At sa, alam mo kung ano iisip ko sa ganito, lalagyan ng toilet paper. Yes. Saka coaster, oh. Coasters. Ayan. Yung wala kakatalo-talo sa coaster. Perfect. Yung, parang walang masirang furniture. Oh, ayan. Sakto. Sakto yan, Mami Chiki. Kasi meron tayong na-discover na negosyo na pang-disenyo sa bahay yung mga ginagawa nila using cotton cord at abaca ropes. Yan ang bibida nating negosyo dito sa Love Knots Arts and Crafts. Kasama natin si Princess. Thank you very much, Princess, sa pagsama sa amin ngayon dito sa Kitang Kita.
Princess, isa-isahin mo naman. Ano ba yung mga dalang mong items sa amin? Actually po, I want to present yung mga una kong ginawa po na macrame. Wall decors. Yes, po, ito. Wall decors and mirrors. Uy, teka muna. Ako lang ba ang hindi may alam na ibig sabihin ng macrame? Ano ba yung macrame? Actually, ma'am, ito na po yung mismong term para sa mga fiber art na ganito po. Parang general term. Yes, ma'am. General term po. So, nakailalim ang crochet doon? Hindi po. Magkaiba po. Nauso to Mami Chiki noong pandemic. Kasi di ba, ang daming na bakanting oras ng mga tao. Gusto nila maghanap ng aesthetic. Mm-hmm. So, nauso yung macrame. So, from there, nag-evolve na yung mga produkto mo. Nag-start po kaming mag-add ng mga crochet products since nag-join po kami sa mga trade fairs. Mm-hmm. Ganun. Naisip po kasi namin hindi everyday makakabenta kami ng wall decor. So, why not mag-add kami ng mga small items na made from crochet. Ayun. Ano yan? Katulad po na itong phone pouch. Kailangan niya ng kasama ko ngayon. Para sa mga Gen Z. Kailangan niya ng kasama ko. Para kasi sa mga Gen Z. Tapos meron din po tayong mga headbands. Headbands? Ito ba yun? Yes po, yes. Uy, ang cute. Oo nga. Sakto, nakabangs ako today. Ay, tama. Uy, tsaka pagka nag-workout ka, di ba? Oo, para hindi ka pagpawisan. Ang ganda nito, para kahit anong... Hikay po. Summer na din po kasi, kaya pwedeng detalye, para kahit anong size pwede. Okay. Pwede. Tapos yung pinagka-interesan ni Mami Chiki kanina, yung pambaso. Yes po, yung mga crochet knitted cover mugs. Mm-hmm. And the coaster. So, magkano yan? Ito naman po is 250 po siya per set. May kasama. That's for the headband, magkano? Yung headband po, 100 pesos. 100 pesos. Yes. And then yung kanina tinuro mo, yung cellphone holder. Yung phone pouch po is 150. Pero pwede naman po, nag-customize naman po kami ng design. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero syempre, Mami Chiki, kailangan mo ng pang-designyo sa bahay. Oo. Kailangan natin ng pang-wall decor. Yes, syempre, ayan, ano ba itong mga dala mo sa amin? Ito naman po, mga macrame mirrors namin na we use abaca ropes. Ayan, para sa edging niya sa inside. Oo, para mas aesthetic siyang tignan. Oo. Kasi team kahoy, team puti. Ang ganda. Kapag tignan mo, Princess, tignan mo, Jess, yung detalye. Right. So, papaano yan? Parang crochet din ba yung ano? Papaano ba yung paggawa nitong pagdikit-dikit at pagdesign ng ganito? Sa macrame products naman po, manually po siyang binuto. Parang kumbaga tinitirintas, yes, halos ganun. Gano'ng katagal mo ginagawa yun? Pero pulido. Nung pagka beginner po talaga, umaabot ng isang araw sa isang project. Pero kapag nasanay naman na po kung gumawa. Ito po, kaya ko na siyang tapusin ng 2 hours. Wow! Ang linis ng gawa, yes. Princess. Magkano yung ganito, Princess? Mga detailed po na design and size, 1,400. Pag mga simple naman po, tapos malaki, 2,000 pesos. Ayan. Kita ko pa yung isang crinoshe mo. Mahilig si Ma'am sa bandana. May pang plantito-plantita pa siya dito. Di ba? Mga plant holders. So, okay, Princess, para sa mga kapatid natin na interesadong bumili ng mga produkto mo, mga crocheted products mo, paano kanila mahanap? Ang Love Nuts Arts and Craft is available on Shopee and Lazada. Pero mas active po kami sa Facebook po and Instagram. Ayan, maraming salamat again, Princess ng Love Nuts Arts and Crafts. Thank you very much, thank Princess. Thank at ito naman, Mami Chiki, sa ating pagbabalik, Rise and Shine, mga kapatid. Dahil makikijam sa atin ang rising OPM rock band na Rise High Live. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
buti na lang dyan ang tropa. Kihanda na magpala, ikot ang saya, ramay mo agang umaga. Natin yung mga kapatid natin. Saan nila kayo makikita? Mahanap ang inyong mga social media accounts. Mahanap nyo kami sa Facebook, sa Spotify, yung mga kanta namin, original songs na sinulat niya. Ayan, lahat nasa Spotify. At yung kanina is another original song. Ayan. Tapos, sa April, kung yung last na kinanta namin na Tinig dito ay Mapanakit. At nag-reach na siya ng 200,000 streams. So, maraming salamat po! Ayan. April, yung lalabas, grabe na to, baka maglupasay na. Ayun. Exciting talaga yan. Dora, paano ba sabihin ng TV5 host ang wala nang tayo? Kung kayo po magsasabi ng wala nang tayo, paano po ba? Ayan, a representative. Ako? Internalized. I think yung mga susunod nating bisita, may idea kung paano sasabihin. Ito, ito. Nakabang din. Nakabang na sira. Pero ako sasabihin ko talaga, wala nang tayo. Ano pang... Bye. Wala tayo, bye. Pero ito, parang meron, parang wala na din sila. Ano ba nangyari dito? Ewan ko ba? Wala, hindi nagkatuluyan. Pero ganun talaga. Yeah, parang ito, parang talagang tutuluyan mo kapag wala. Pero mag-thank you muna tayo. Thank you so much, Ryan. Thank you. Thank you so much po. Ayan po, tumutuloy pa natin ang happiness ngayong umaga dahil sa aming pagbabalik. Makikipagkulitan naman sa atin para sa ating Wacky Wednesday CTV5 Resident Party. Alex Calieja at ang Doc Comedy Crew. Ayan, anyari. Anyari. Wala na. Basta, tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa iyong happy morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Hello! Good morning, kapatid! Ako po si Alex Calyat. Ito po ang Wacky Wednesdays. Balakbakan naman! Yes, alam ko nagre-reklamo kayo sa traffic, pero alam ko rin na kapag nasa daan kayo at walang traffic, kakabahan ka rin. Di ba? Walang traffic ah? May nangyayari ba? Di ba? Pero speaking of, you know, kakabahan, nako, huwag kayong kabahan dahil ngayong Wacky Wednesdays, kasama ko ang mga tropa ko. Ah, galing sa The Comedy Crew dahil meron kami i-promote. Sisimulan na natin sa ating komedyante na galing sa Tondo. I-welcome natin, Jeps Galion!
morning, kapatid. Good morning, good morning, good morning, kapatid. Hindi po talaga dapat ako sasama kay Alex kaya may pinagdadaanan po kasi ako. Kasi kakaiwalay ko lang po sa misis ko. Biro lang kami pa rin, pero sabi nga ng tatay ko, hindi naman daw masamang mangarap. Woo! Dami mga nangarap maging single ulit dito. Hindi, nainis ako sa asawa ko kasi ang hilig niya wrong timing makipag-away. Tama? Yung mga may mga asawa dyan, di ba? Yung asawa ko, isang beses nag-away kami, kumakain ako ang ulam crispy pata, ang kapal-kapal ng taba, ang lutong-lutong ng balat. Hindi pa dumadampi sa bibig yung crispy pata, narinig ko ni misis ko galing sa malayo, sabi niya sa akin, ay, talaga, kakainin mo yan. Kapag kinahin mo, natakis sa puso, kapag natakis sa puso, paging kuloy, paging paralisado, paging paralisado, kala, buhalaga ka namin ng anak, buhiti ka namin ng alam ka gulam sa'yo, tapos naman sa ilog, tapos pahalala ka sa buhay mo! So, asawa ko po pala si Glock 9. Pero siyempre, lalaki to, nagalit ako. Nagalit din siya. Nagtaas ako ng boses, nagtaas siya ng boses, nagdabog ako. Nagdabog din siya, pinukul ko yung plato, pinukul niya yung plato, umiyak siya. Nag-sorry ako. Right, sir, right, right. Married men in the house. Okay, ang susunod pong komedyante, yun na po aking set sa araw nito. Ang susunod pong komedyante, ang aking partner sa podcast sa Minimum Wage, Maximum Wage, member ng The Comedy Crew, Mac Navarez, Dangulonga po. Yun. Thank you, Jetside. Good morning, kapatid. Ako po si Mac Navarez at ako po ang bunso ng aming grupo na The Comedy Crew. Ako po yung bunso nila pagdating sa height. Dito rin po sa studio, mukhang ako rin po yung bunso. May kahit ako dito, pero bata pa. Mahirap po maging maliit. Elementary, high school, ako pa rin po yung pinakamaliit. And lalo nung high school, medyo nakaka-offend kasi for some reason, lagi akong niyayang sumari sa cheering squad. Siyempre, ayoko, lalaki ako, pambabae lang yun, tama? Nagulat po ako sumunod na eksena, hinahagis-hagis na ako sa ere. At kung ano na nakikita ko, alam mo yun, bubong ng kantin, tulog na gagamba sa puno ng mangga. Sabi, teacher, pwede po ba talaga sa lalaki to? Tsaka kailangan po ba talaga nakapalda ako? Nakikita yung brief ko eh. Yun lang po. Maraming salamat. Ako si Mac Navarez. Alright. Tawagin natin ating mga kapatid. Yes. Oh, yan saya. Maraming salamat sa pagbisita again, Sir Alex and the Comedy Crew. Kuya Alex Galiha and Comedy Crew, please invite all of them April 13, Dubai. First time na may perform na Filipino and Tagalog. Yes. Kasama pa rin namin si Israel Bonobra. Kaming tat-apat po magkakasama sa Dubai. Pero po bago yan, maraming po salamat sa lahat ng mga tao sa Singapore. Kasi po, sold out na po. March 25 and 26 po na sold out. Binuksan namin pero stool na lang po available at pwede po kayong nakatayo. Totoo po yun. Okay. Dahil maraming po pong gusto manood. Pero ang focus namin po ay sa April 13 po sa Dubai Comedy Festival. Kasi kami ang first Filipino comedians na mag-perform doon sa Dubai Comedy Festival. In Tagalog! Para sa mga kababayan natin dyan sa Dubai. Ito po ay sa Dubai Opera. Dito po ang nag-perform si Lea Salonga. Lea Salonga. Pagkatapos niya Lea Salonga, kami! Ganun ang level anon. Saan makakabili ng ticket, kuya? Hindi namin alam, pero ganun lang. Sa Dubai Comedy Festival po, nandun po kami sa... Tingnan nyo lang po yung Dubai Comedy Festival. Hanapin nyo lang po yung Lap Trip, Alex Calieja, at The Comedy Crew. Tapos po, ayun po, please po, supportan nyo po ang yung mga komedyanteng Pinoy dyan po sa Dubai. April 13! Na po! At maraming salamat kay Alex and The Comedy Crew. Again, that is it para sa ating Fly Tuesday! Wednesday! Isang makabulang umagang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kitakit pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw kung spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!